Hindi pa matransfer-transfer yung lupain na minana ninyo sa lolo, sa lola, sa tatay, sa nanay, sa tiya o kay tiyo. Bakit? Eh, nag-aaway kayo eh. Nag-aaway kayo sa lupain. Gusto ko ito. Gusto mo yun. Gusto niya ganito. Lahat ng gusto ninyo ay valid. Pero, kailangan ninyong mag-agree. At pag nag-agree kayo, kailangan yung isama si Gia. Ayan ho yung picture niya. Andiyan ho yung kanyang cellphone. Ang expertise ho ni Gia ay tungkol ho sa paghahati-hati ng mga lupain na minana ho ninyo sa inyong mga ninuno. Ang tawag ho dun sa batas natin, inheritance. Ang inheritance po, mga ka-taxpayer kong minamahal, ay isa pong karapatan. Karapatan po ninyo na ma-enjoy yung lupain ninyo. Kaya lang, kung sobra-sobrang away at patatagalin nyo ho yung away, hindi nyo ho yan ma-enjoy. Kasi ho, kukunin ho yan ng mga land grabbers natin. Alam naman ho ninyo kung sino-sino yung land grabber sa lugar nyo. Nangunguna na ho dyan yung mga politiko na merong alam kung ano mangyayari dyan sa lugar ninyo. At yan po ay makikita nyo sa General Appropriation Act kung gusto ninyong malaman kung uunlad o hindi ang isang lugar. So pag-uusapan ko rin ho yung General Appropriation Act o yung GAA at ang General Appropriation Bill. Pakilagay lang ho ninyo sa cellphone ninyo yung number ni GIA. 0917-307-1316 GIA. Lagay niyo ang pangalan niya, GIA Inheritax, kasi yan ho yung kanyang specialidad. At ang nasa likod ho para tumulong kay GIA, ang inyong tax specialista. So mag-consult ho kayo kay GIA. Ngayon, tuturuan ko yung mga gusto hong maging tax specialista pagdating ho sa inheritance. Ano yung dapat ninyong pag-aralan? Ito po yung batas tungkol ho sa inheritance. Ang unang-unang kukuha ng tax ninyo ay yung kukunan ng BIR yung tax para ho sa pag-transfer ho kasi yung inheritance o yung lupa sa inyo ng magulang ninyo na namatay o yung lolo ninyo na namatay, may tax ho yan. Ngayon ho, itong gobyerno ho natin, ipaliwanag ko lang maigi. Nagbigay ho ng tax amnesty. Ayan ho yung tax amnesty ng gobyerno natin. At yan po ay hanggang June 24 na lang. So, again, puntahan nyo ho yung binigay ko sa inyong number. I-text nyo muna bago kayo tumawag. At para maka-avail kayo ng 6% lang ang babayaran. O, baka naman wala kayong bayaran kung gagamitin po natin yung tamang batas. Yun ho yung nakasulat dito sa rules and regulation ng BIR. Alalahanin nyo ho, ang BIR ho o yung Biro, Bureau of Internal Revenue Officials, isa ho sa mga magmamana ng inyong property. Ito ho yung kailangan ho ninyo at nakasulat naman ho dyan kung ano yung law na mag-govern kapag namatay ho yung tao. So, paki-download nyo, available ho ito sa BIR website. So, sabi ko kanina, tutulungan ko kayo at i-reveal ko yung sikreto ko. O, sing ano ba sikreto mo? Napakasimple lang na sikreto ko. Ayusin ang inyong lupa para hindi maagaw ng mga magnanakaw. Yun lang yon. Ayusin ang inyong lupa para hindi maagaw ng mga magnanakaw. Ang unang-unang dapat gawin ho ninyo ay magkasundo. Eh, hindi nga kami magkasundo, sir. Ganito lang kasimple. Kung nakikinig sa akin si Gia, Sonia, si Jocelyn, simple lang. Kung nasa gitna kayo ng mga nag-aaway na mga tagapagmana ng lupa o yung tinatawag na heirs, simple lang. Pagkasunduin nyo sila. Dapat meron silang point of agreement. Ganito, pag-aagrihin natin. A and B, magkaaway, magkapatid, malaking lupain, halaga bilyon-bilyon.
Okay, gusto ng kapatid 60% sa kanya, yung kabila 40%, yung isa gusto 70, yung kabila gusto 30, ano lang 30 sa kanya. So ganito lang 'yon. Pagkakasunduin niyo muna sila. Point of discussion. Nag-a-agree ba kayo? A. B. Nag-a-agree ba kayo na yung namatay ay tatay nyo? If the answer is yes, there is an agreement. O Mr. A, Mr. B, anak na babae o anak na lalaki, nag-a-agree ba kayo na kayo ay magkapatid? Yes, o di may agreement. O Mr. A, Mrs. B, okay, nag-a-agree ba kayo na itong lupain na ito ay pag-aari ng tatay ninyong namatay? Yes! O, Mr. A, Mr. B, nag-a-agree ba kayo na pwede kayong pumasok at legal na pumirma sa isang agreement o kontrata katulad ng extrajudicial settlement? Yes! O di meron na. So, lahat ng sasabihin mo, it's a plan. Lahat yan, pag-a-agreehan nila. Eh, alam natin may disagreement sila because eh, gusto nila mas malaki yung si Mr. A, gusto nila malaki yung sa kanila, si Mr. B, malaki yung sa kanila. O bago ko sabihin yung last kong sasabihin, please, pakilike ho ninyo ito para mabit ho natin yung algorithm ng Facebook at yung algorithm ng YouTube. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Now, ang susunod mong gagawin, oh, Mr. A, Miss B, magkapatid kayo, di ba? Yun ang agreement nyo. Yes! Naniniwala ba kayo na kayo ay hindi magkasundo? Yun yun. Mayroon ba kayong hindi pinagkakasunduan? Yes or no? Yes! Doon ngayon papasok yung katalinuhan ni Gia. Papaano niya i-execute na silang dalawa ay mabubuhay ng payapa na merong disagreement? Hindi mo kailangan i-resolve. Ang i-resolve mo, ilagay mo sa utak nila, nag-a-agree sila na meron silang disagreement. Then, pag nagawa mo yan, makakagawa ka ng extrajudicial settlement at by the end of the tax amnesty period, which is June 2023, mareresolve natin, mababayaran natin ang mas mababang buwis kaysa mas malaki. Bakit? Pag hindi ho kayo nakapag-claim nitong tax amnesty nito o nakapag-avail ng tax amnesty na to, ibabayaran nyo penalty, surcharges, interest at saka yung rate nung panahon ng walang tax amnesty ay 20% kukunin yung inyong ano, lupa. 20% ang share ng government. Meron pa nga 60% ang share ng government. Depende kung kailan namatay yung minamahal ninyo na may-ari ng lupa. Hindi ho kayo may-ari ng lupa hanggang hindi nalilipat sa inyo. Kasi kasangkot dyan ang BIR, kukuha ho ng share ang BIR. Pinakamaganda, pinakamaliit ang share ng BIR na makukuha nila. Sa tax amnesty, 6% lang ho yan. Or 5,000 lang. Mismong si Gia, nagawa niya yung problema ng pamilya niya, patong-patong ang problema ng inheritance nitong si Gia. Alam mo magkano binayaran niya? 5,000 pesos lang. Kung nagawa ni Gia yan sa kanyang pamilya, kayang gawin din sa inyo. So, kontakin po ninyo si Gia, kasamak po yan, expert po yan, at isosolve po namin yung inyong problem sa tax amnesty o kahit wala na hong tax amnesty, pwede pa po nating isolve yung inyong problem na pag-aaway sa lupain. Okay? Ang problem lang ho ninyo pag hindi nyo nakuha yung tax amnesty benefit hanggang June 2023, malaki ho ang babayaran yung buwis, baka maubos ang inyong property, walang matira sa inyo, makuha na ho ng gobyerno. Kawawa naman po kayo. So with that mga ka-taxpayer, kung minamahal, please puntahan nyo lang ho si Gia at ito po yung kanyang contact details. With that, peace and happiness be with you for life. See you later.